Kasadang ito raw nakita ng testigo si Jacqueline Chuang madaling araw ng July 17, 1997. Alam niyo po, mahigit 1 kilometro ang layo nitong lugar na ito mula doon sa bangin kung saan itinapon ng kanyang kapatid na si Marie Joy. Iyon na ang huling beses na nakita si Jacqueline. At matapos ang 11 taon, hindi pa rin siya natatagpuan. What is up mga ka-hunters? It's me, Baron, at welcome sa aking Hunting Night Adventure. Tonight guys, is a special night dahil iba tong pinuntahan natin guys. Kanina nagsiseta pa lang ako. May umiiyak na ng babae. Katapos kinonfirm ko sa kanila, bakit may umiiyak na babae? Yun daw pala, mayroon na palang mga ibang kwento na pala dito yung mga residente tsaka yung mga pumupunta dito para pumasyal na meron daw mga may umiiyak nga daw na babae dito. Kasi may iba pa akong ikikwento sa inyo mamaya. Grabe. Kaya talagang special tong video na to. Dahil may isang case dito na malalaman ninyo mamaya. Tonight guys, kasama ko ngayon ang aking sponsor. Yan, si Ma'am Hazel. Yan. At ang kanyang labi-dabi na si Boss Kian. At syempre, si Honey. Yan. Nakasama na natin si Honey at si Ma'am Hazel doon sa sementeryo. Panoorin ninyo guys, malupit na video. At sa wakas, napasama natin si Boss Kian dahil kinikilabutan talaga ito sa mga... Nagsuot na ng rosary. Talagang nga din eh. Hindi siya sanay sa mga ganito eh. Kaya... Ayun, nahulog. Hindi nga alam. Natanis. May holy water yan? Holy water? Hindi, alcohol. Hindi, kuya, pag nahulog to, ganito lang, gumulong doon eh. Allah. Parang ginanong. Ayun na, nagsisimula na yung kababalagan. So, paano guys? Simulan na natin to. Let's do this. Natatagpuan. Hanggang ngayon, sumasagi pa rin sa alaala ng tricycle driver na nakakita pasalubong kay Jacqueline noong gabi ng July 16, 1997. Parang, ano siya, takot. Matakbo na natakot. Pero ang nasa isip ko, parang ano, kasi karamihan dyan, mayroon kami makita ng mga babae ba na kiraulo. Akala ko, ang naisip ko na mayroon na naman bagong na, ano, nasasiraan ng isip. Alright guys, hindi naman nag-dark yung ano mo kuya. Oh, hindi naman. Okay naman siya. Dito kasi guys, dito kasi may mga na-experience na mga naka-experience na mayroong tumatawid, mayroong mga nakakasalubong na kakaibang nila lang, yung iba naman sumasakay sa sasakyan. Kaya ito isa sa mga haunted dito sa Cebu. At ano rin to, tapunan ng mga salvage. Mamaya mayroon dito sikat na naging ano talaga sa social media yung magkakapatid, ang Chong sister. Panorin nyo sa YouTube kung ano yung istorya ng Chong sister guys. Hanggang ngayon walang, hindi masolve yung cases na yun. Grabe. Dito tinapon yung mga katawan nila. Tapos doon sa mayroong ang tawag doon, yung poste doon, tower. Oh, may tower doon. Ano doon nang papas, may mga namamasyal. Pag na, may mga napupunta doon, meron silang mga nararamdaman na kababalagan, mga may humahawak sa kanila, kaya may naririnig silang iyak. Kaya lahat ng dumadaan ng sasakyan dito, yung ibang mga dumadaan, nagbubusina. Itong ano na to, daanan na to,
nire-remind sa akin talaga ng Kaibiyang Tunnel eh. Yun yung pinaka-alabang. Ganitong kalsada rin. Nakakatakot yung sa pag-ibig experience mo. Oo, yung may hinabol akong aswang sa may tunnel. Ano mas nakatakot ko yun doon? Or sa Clark Campanga na abandoned hospital? Same vibes lang. Ano yun? Akala ko. Parang may narinig ako nagsasalta eh. Nasaan ang puno ko? Ang layo nito doon sa tinitira ni Ma'am Hazel. Pinuntahan talaga namin itong karkar. Ay, karkar ba 'to? Oh, itong karkar. Kasi nga dahil nga ito nga isa sa mga pinaka-haunted dito sa Cebu. Ano yung pinunta ni Ed Galuwag? Ay, museum. Sarado ngayon 'yun, no? O, parang karkar nga yun, naalala ko. Diba? Yun yung sabi niya, yun yung pinaka-ano niya, pinaka-world niya, experience niya sa pag-ano niya. Tingnan yung buwan, guys, oh. Ang creepy. Parang nung nasa sementeryo tayo. Ang creepy ng puno, oh. Marahil lang ito, nasira lang to sa bagyong Odette. Kasi grabe talaga nangyari dito, guys, kung makapunta kayo dito sa Cebu. Grabe nangyari talaga dito. Uy. Ito yung tower, guys. Ayan. Dito tinapon yung katawan ng Chong Sisters. Let me know in your comment, guys, kung may nakita kayo narinig. Ayan o, may mga tumatambay dito pagka mga pumupunta dito. Katapos nakaka-experience daw sila ng mga umiiyak na babae. Tapos minsan may nakikita daw sila dito na mga kakaibang nila lang. Nag-set up ako dito ng mga balls. Ayan. Kung nandito kayo, pwede nyo ba pailawin yung mga bola? Dati daw wala daw ito eh. Itong tower na to. Ito, kasi nilagyan na daw ngayon. Set up natin itong mga balls sa ibang ano. Jose Abad Santos, Chief Justice, Jose Abad Santos, Council of the Nation. Kanina nagse-set up lang ako, pero parang may narinig akong iyak ng babae. Kasi nung sinabi ko sa kanila, agad naman silang ano, sabi, oh, yun yung isa sa mga ano dito, kwento dito, ng mga pupunta dito, meron nga daw na umiiyak na babae. Tapos na-experience ko. Kasi malayo ako sa kanila, malapit lang, parang nandito lang ako banda.
Tapos nagsiset up ako, may narinig ako umiiyak na babae. Let me know in your comment ha guys. Baka kasi may naaninag kayo. Or makita. Bangin na to eh. Dinayo pa talaga namin to talaga kahit ang layo na ito. Kasi nga dahil sa reach of horror stories na mga nare-receive dito. Oh, sino mga manok nyo dyan? May mga ano pa dyan, no? May nakatira po ba dyan? Sa baton na to? Dinala pa raw ng grupo ni Naasna si Jacqueline pabalik ng Ayala Center Cebu kung saan binaba na rin si Rusha ng mga kasamahan. Mula noon, hindi na nakita ang dalagita. Walang bakas kung saan siya itinapon o inilubing ng mga salarin. Araw ang lumipas sa pagdadalamhati ng mga tsyong, ngunit hindi pa alam ng NBI Cebu kung sino ang mga suspect. Nagkaroon lang ng linaw sa kaso nang makakuha ang NBI ng listahan ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na droga sa Cebu. Magandang gabi po. Magandang gabi. May nakatira po ba dito sa baton na to? Maaari nyo po ba pailawin yung mga bola na nilagay ko po dyan? Kung nandyan po kayo? Umilaw na kagad. Pailawin nga ulit. May nakatira po ba dyan sa may puno? Pwede mo ba ulit pailawin yung bola? Pasensya na sa ingay ng mga dumadaan sa sakyan guys ha. Kasi nga nasa gilid lang to ng kalsada. Ayan. Para siya talagang pagpapuntang kay Biangtani. Kung nandito ka, pailawin mo nga ulit yung bola. Akala ko may ano. Ayun o. Akala ko may nakatayo. Pailawin mo nga ulit yung bola kung nandito ka. Kanina pinailaw mo, di ba? Baka ano. Sa Chong Sisters, nandito ba kayo? Pwede kayo makipag-communicate gamit ang mga bola. Pailawin nyo nga.
Ayan. Sabi ko sa kanya, yan dyan, tinorture yan para magsabi ng hindi totoo. Hey, Pedro Chess, my friend. But then, I don't know what he's doing right now. He's just trying to tell lies. Hindi ko naman kilala si Lucia. Of course, justice is, I think, blind. Ngunit ayon na rin kay Atty. Villarin, may mga katotohanang nakapubli sa pagkakahalay at pagpaslang sa magkapatid na Cho. Malabo raw ang salaysay ni Rusia na dinala ang magkapatid sa bahay sa Guadalupe. I interviewed the owner of the boarding house who alleged to me that it was impossible for the suspect to gang rape the victim because he has a very small boarding house for foreigners who cannot afford first class hotels, very small pension house. Hindi rin daw natutugma ang pahayag ng mga Chong kung magkakilala at nanliligaw na ba si Paco kay Marijoy. When I interviewed Mrs. Chong, initially, no one else aside from Mutia that was mentioned by them as courting their daughter. Well, I don't even know her. It's impossible. Marijoy, kung hindi daw iwala yung girlfriend niya, mayroon daw masamang mangyari sa kanya. Sinakyan lang nga yung theory na minsan niya could be possibly involved because he involved in a similar case in the past. Any spirits here na nice makipag-communicate, pwede nyo nga pailawin yung dalawang bola. Pwede nyo po hawakan kung nandito kayo. Pwede kayo magparandam gamit ang mga bola na nasa harapan ko ngayon. Para kung may nakitang shadow na dumaan doon eh. Review ko na lang. Tulad nun guys, narinig ninyo, bumubusi na sila talaga pag dumadaan dito. O kaya doon sa dinaanan nating kalsada. Kasi nga, dahil nga baka may sumama sa kanila sa pag-uwi. Minsan daw kasi umaangkas, lalo din sa mga sasakyan. Tingnan nyo guys oh, parang may nagsadya na maglagay ng pako dito. Ang sakit niya pag naupuan mo. Sa Chong sister, na kung nandito kayo, pwede nyo bang pailawin ang mga bola na sa harapan ko ngayon? Pwede kayo mapag-communicate gamit ng device na hawak ko? What should I do? Sinabi niya. Pailawin niyo lang yung bola na nasa harapan ko.
Yun lang ang pwede mong gawin. Maaari mo pa pailawin yung bola sa harap. Yun na, pinailawan na nga. Tinotoo niya yung sinabi niya. Yung isang bola, pwede mo rin pailawin. Yung sa baba, pwede mo rin mapailawin yung nasa baba. Ito ang pangyayaring pilit daw isinasakay ni Paco Larañaga sa kanyang kotse ang isang estudyante ng University of San Carlos, Cebu noong September 1996. Sumulat ang magulang nito sa paaralan para ipaalam ang nangyari. Isang taon matapos ang insidente, tila minunto si Paco ng kanyang nakaraan. All that you. Ang kaso ng Chong murder tumagal ng mahigit 3 taon. May 5, 1999, ibinaba ng mababang hukuman sa Cebu ang hatol sa pinaguriang Chong 7. I hereby found guilty. Guilty ang 7 akusado sa kasong kidnapping at serious illegal detention with rape and murder. Ang parusa, 2 beses na panghabang buhay na pagkakabilanggo. Umapela ang mga akusado sa desisyon ng korte, pero sa bandang huli, sinang-ayuna ng Supreme Court ang ibinabang guilty verdict noong February 3, 2004. Natapos na ang kaso, pero may mga tanong pa rin na hindi nasagot sa pagkakahalay at pagpaslang sa magkapatid ng Marijoy at Jacqueline Chong. So paano guys, dito ko natatapusin ang vlog natin ngayon. Nakakakilabot dito talaga. Talaga yung pakiramdam ko talaga nakakilabot dito. At ginamit ko yung ghost tube. Nag-record tayo gamit ang ghost tube. Talagang sinabi niya, what should I do? Tapos pinailaw niya yung bola. So sabi ko, pailawin niya lang yung bola. Ginawa naman niya. Hindi tayo binigo. Kaya kala ko hindi sila magpaparamdam. Maraming salamat sa inyo guys. Andito tayo ngayon sa Cebu. Maraming salamat kay Ma'am Mingay Hae sa pag-sponsor sa atin na makapunta tayo dito sa Cebu. Baka ito na yung huling video na magawa natin dito. Thank you guys sa lahat ng sumuporta. Thank you sa collaboration namin ng ng Cebu Ghost Hunters PH na si Boss LG Boss. Sana maulit pa ulit ang collaboration. So paano guys, hanggang sa susunod na scary adventure, talagang pagbaba pa lang namin ng sasakyan dito na kilabot na. Sana ma-explore pa natin to ng mas maganda. Hanggang sa susunod na scary adventure natin guys, sa malupit naman dyan ng rock and roll and peace. Love you guys. Hanggang sa, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and share. Ha? Thank you guys. Love you.